Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about the 11 empowering female scientists who paved the way for Filipino women in science. Ang Order of National Scientists ng Pilipinas ay ang nag-iisang pinakamataas na pagkilala na ipinagkaloob ng pambansang pamahalaan sa mga Pilipinong siyentipiko. The lesser-known cousin to the Order of National Artists, kinikilala ng ONS ang mga huwarang individual sa komunidad ng siyensya ng Pilipinas. Ang lahat ng mga pambansang siyentipiko ay dapat magkaroon ng titulo ng doktor sa kanilang larangan ng specialization. Gayon din ang mga kapansin-pansing kontribusyon sa agham sa Pilipinas. There have been 42 national artists in the orders of history, kung saan 11 sa kanila ang mga babaeng powerhouse na nagbigay daan para sa mga kababaihan sa agham sa Pilipinas. Ito ang mga babaeng nagtaas ng bar, nagbasag ng mga record at nag-ukit ng puwang para sa mga kababaihan sa agham. Mula sa pagtuklas ng mga bagong species hanggang sa pagtatayo ng unang ospital ng mga bata sa Pilipinas, ang mga pinunong ito sa larangan ng STEM ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga naghahangad na babaeng siyentipiko sa Pilipinas. Number 1, Encarnacion Alzona, PhD, 1895 to 2001. Year conferred, 1985. Field of specialization, Philippine history. Alzona is the first Filipino woman to obtain a PhD, and her name has literally gone down in history. Isang kilalang mananalaysay, sumulat si Alzona ng maraming klasiko sa paksa ng kasaysayan ng Pilipinas na ginamit ng mga nakababatang henerasyon sa loob ng mga dekada. Ilan sa mga akdang ito ay kinabibilangan ng A History of Education in the Philippines at El Legado de España a Filipina. Sa kanyang kabataan, ipinaglaban niya ang mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas at naging bahagi ng kilusang gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Number 2, Claire Baltasar, PhD, 1927. Year conferred, 2001. Field of specialization, systematic entomology. Baltasar's contribution to Philippine biology set the foundations for future scientists studying the country's diverse species of insects. Siya ang sumulat ng pinakaunang authoritative text sa Philippine insects at nakatuklas din ng 8 species at isang subgenus ng Hymenoptera. Number 3, Gilia Castillo, PhD, 1928 to 2017. Year conferred, 1999, field of specialization, rural sociology. Castillo's contributions to the Philippine social sciences ay naglatag ng batayan para sa maraming pag-aaral sa agrikultura ng Pilipinas at pag-unlad sa kanayunan. Kabilang sa kanyang mga kilalang aklat ang All in a Grain of Rice, na siya ang unang aklat na isinulat ng isang Pilipino na tumatalakay kung paano tumutugon ang mga Pilipinong magsasaka sa teknolohiya, at ang Beyond Manila na binibigyang pansin ang mga problema at pangangailangan ng mga rural na lugar. Number 4, Mercedes Concepcion, PhD, 1928. Year conferred, 2010. Field of specialization, demography. Sinasaklaw ng pananaliksik ni Concepcion ang mga larangan ng fertility, mortality, employment,
labor force, women's development, at population structure. Siya ay tinatawag na Mother of Asian Demography para sa kanyang walang sawang pagsisikap sa larangan. Ang kanyang pananaliksik sa pamilyang Pilipino ay naka-impluwensyang kapwa sa Philippine at international policy making. Nakalaunan ay humantong sa kanyang pagtanggap ng United Nations Population Award noong 2005. Number 5, Lourdes Cruz, PhD, 1942. Year conferred, 2006. Field of specialization, biochemistry. Ang pananaliksik ni Lourdes ng mga nakakalaso na peptide mula sa kamandag ng kunos, marine snails, sa pangangaso ng isda ay humantong sa biochemical characterization ng higit sa 50 peptides sa kunos venom, pati na rin ang paggamit ng mga conotoxin upang suriin ang utak ng tao. Ang kanyang mga natuklasan ay nakaapekto pa sa larangan ng neuroscience, habang ang mga conotoxin ay patuloy na ginagamit upang pag-aralan ang aktibidad ng utak. Number 6, Fe Del Mundo, MD, MA, 1911 to 2011. Year conferred, 1980. Field of specialization, pediatrics. Pinangunahan ni Del Mundo ang pediatrics sa Pilipinas hanggang sa naitatag ang unang pediatric hospital sa Pilipinas, ang Children's Medical Center. Ibinibenta niya ang kanyang bahay at karamihan sa kanyang mga personal na gamit. Ibinuhos ang kanyang pera, pati na rin ang mga pautang para tustusan ang pagpapatayo ng kanyang ospital. Matapos siyang magsawa sa estado ng mga ospital ng gobyerno. Siya ang kauna-unahang babae na ginawaran ng ranggo at titulo ng pambansang siyentipiko ng Pilipinas. Number 7, Clara Lim Sailianco, PhD, 1925 to 2013. Year conferred, 1995, field of specialization, biochemistry and organic chemistry. Ang pananaliksik ni Lim Sailianco sa mutagens, anti-mutagens, bioorganic na mekanismo at chemical education ay gumawa ng mahigit 50 siyentipikong artikulo, 7 libro at 5 monograph sa organic chemistry, biochemistry, genetic toxicology at molecular na nutrition. She authored many college chemistry textbooks that are still being used to this day. Number 8, Luz Oliveros Belardo, PhD, 1906 to 1999. Year conferred, 1987. Field of specialization, phytochemistry. Ang panghabang buhay na dedikasyon ni Belardo sa chemistry ng mga natural na produkto ay nakatuon sa pagkuha ng mahalagang langis at iba pang chemical mula sa katutubong flora. Ang kanyang mga natuklasan ay ginamit para sa mga layuning parmasyotiko, paggawa ng pagkain at mga pabango. Para sa kanyang pananaliksik sa chemical at physical na katangian ng mahalagang langis, nakatanggap si Belardo ng mahigit 32 na karangalan at parangal sa loob at labas ng bansa. Number 9, Dolores Ramirez, PhD, 1931. Year conferred, 1988. Field of specialization, biochemical genetics and cytogenetics. Isang pinuno sa larangan ng agham ng agrikultura, itinuo ni Ramirez ang kanyang mga pagsisikap sa pag-aaral ng mga genetic system ng mga katutubong halaman, tulad ng niyog at palay. Ang kanyang pananaliksik sa pag-aanak ng halaman at genetika ay nagbigay ng kapangyarihan sa komunidad ng agrikultura.
kabilang ang mga siyentipiko at magsasaka. Kilala rin siya sa pangunguna sa pagtuturo ng genetics at tinawag pa siyang Mother Cell. Number 10, Perla Santos Ocampo, MD, 1931 to 2012. Year conferred, 2010, field of specialization, pediatrics. Naging instrumento si Ocampo sa paglaban ng bansa laban sa nutrisyon ng bata. Particular na ang kanyang pananaliksik sa mga sakit sa diarrhea at malnutrition. Naimpluwensyahan niya ang patakaran ng kagawaran ng kalusugan sa mga alalahanin sa kalusugan na nauugnay sa pagtatai, na humantong sa pinahusay na pamamahala sa clinical at kaligtasan ng pampublikong kalusugan. Ang kanyang dedikasyon sa pangangalaga ng bata ay kinilala sa buong mundo dahil miyembro din siya ng Expert Advisory Panel ng World Health Organization sa Maternal and Child Health noong 1980s. Number 11, Carmen Velasquez, PhD, 1913 to 1994. Year conferred, 1983, field of specialization, parasitology. Sa kanyang mahabang siyentipikong karera, natuklasan ni Velasquez ang 32 na bagong species at isang bagong genus ng digenetic trematodes sa 13 pamilya ng mga isda sa Pilipinas. Ang kanyang pananaliksik ay nakatulong sa siyentipikong komunidad na maunawaan ang mga ugnayan sa pagitan ng parasitology ng isda, konserbasyon, aquaculture at kalusugan ng publiko. Thank you very much for watching. And according to Albert Einstein, the important thing is to never stop questioning.